Gawin pa tayo ng Arcanas. And ayun nga. So, let's go into the draft. Simula mo na. Paragol. So, LGD Forever Young. First band Legion Commander. Who would have thought? Pero, they know LGD Gaming. They're one of the most notorious LCPers here sa meta natin. And, naisip ng LFY siguro, ayaw nila magpa-chase. Ayaw nila magpa-case ngayon. So, Batrider and Silencer as an opener for them with the Juggernaut as their carry. For the side of LGD Gaming naman, they've banned out yung Enigma and Ursa for the first phase. At kung makikita natin, sila lang siguro yung hindi nag-Luna for this time kahit available siya. And first pick Nyx, Assassin, and Ogre Magic. So, ayun, ang dami naghahanap si chat kung bakit daw wala si Denki, si Duno. Si Duno, si Boss, si Kuya D, may sakit kasi, kaya tinake niya muna yung day off. So, kasi kapag, baka pag pinilit natin, baka hindi na makapag-cast, matuluyan na talaga. And for Denki naman, kanina pa kasi kami dito talaga nagka-cast. So, napapagod din kami, and meron pang kailangan na sikasuin si Denki, so wala na siya. And LGD Forever Young and LGD Gaming, mga besi dito. Sister teams to. So, yep. Basically, ang isipin nyo lang dito, kilalang kilala nila isa't isa. Yun na nga. Kaya, wag na kayo magtakong may band na LC, band na Ursa, yung mga usually hindi binaband. Volume daw. Yun. So, pero isa lang ang sigurado makakapasok. Will it be LGD Forever Young o LGD Gaming? Tignan natin dito. Basta't may perang LGD, masaya ang LGD. Tama, masaya. Kung hindi nyo alam, ang LGD Gaming ang Wala namang problema kung eto ah, ito yung chat eh. Wala namang problema kung ano mga pwede na sabihin. Siguro wag na lang kayo magmura o magsabi ng kahit anong kabastusan. Syempre. Respeto lang. Kumbaga, may mga bata din nanonood. So, respeto lang tayo. So, eto nga. LGD Forever Young with the Batrider, Silencer, Juggernaut, Sand King, and four side of LGD Gaming, the main team, it's Nyx Assassin, Ogre Magi, Lifestealer, and Ayo. So, basically, three utility heroes for the side of LGD Gaming. Nyx Assassin is a utility. You can actually go for the early ganks. Kasi magiging offlane to eh. Yeah. Matic na to. Ang mangyayari lang dito kasi, ang sinasabi nga natin lagi, Nyx Assassin, once na mag-hit siya ng level 6, yung pressure na ma-apply niya sa mid lane at sa ibang lanes, malaking factor yep. And a good ban for a good OD ban here for LGD Forever Young, because yung LGD Gaming, bukod sa napakagaling mag OD ni Maybe, meron na sila naka-set up na sila to last pick that OD with the Nyx Assassin as a block as a deny pick na pang-counter sa OD, so okay yun. Tapos binan nila yung Razor last phase, and Razor is one of those mid heroes that could go well against Outworld Devourers, or good band for LGD Forever Young. And they pick the Dragonite for themselves. So, eto po, mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanonood hanggang ngayon, sa mga wala pang tulog, at sa mga bagong gising. At kung kayo, bagong gising lang kayo, meron po kaming ginagawang giveaway dito. So, ang gawin nyo lang is use the exclamation point giveaway para makasali sa raffle natin. And if ever na trip nyo din na i-check yung points nyo, kasi every minute dito, nagkakaroon kayo ng isang Yapi point. Na yung Yapi point na yon, pagka may 10 kayo, meron kayong pambili ng isang ticket. So, ibig sabihin nun, every 10 minutes nyo na mag-i-stay dito sa stream natin, may chance kayo manalo ng isang Arcana. Arcana yun, no? Mm-hmm. So, eto nga dito, inaantay na lang natin yung last pick netong LGD Gaming, and the Razor is banned dito. Tingin ko kasi Razor kasi yung isa sa mga heroes na underutilized. I think maganda siya sa lineups ngayon, kasi especially with the Lifestealer, talagang dire-diretso yung pink na Lifestealer ngayon eh. Bakit? Unang-una, Lifestealer is one of those heroes na hindi mo naman kailangan talaga farman to eh. And the Shadow Fiend, mga kaibigan. El Clasico matchup sa mid dito. Shadow Fiend and the Dragonite. Tignan natin kung anong mangyayari. Pero ito. LGD Gaming with their peak of potential with the Iron Relocates, Lifestealer, Infest Bombs, and Nyx Assassin is yun yung entrada ngayon ng LGD Gaming. They want to have those peak of potentials, those peak of pressures around the maps. LFY naman, they're pretty straightforward. They want to
they want to gank as 5 and they want to push as 5 with the Juggernaut and the Dragonite paired with that Batrider and Sand King. So I guess ang labanan dito is whether or not yung LFY is magpo-fall dun sa pressure ng LGD Gaming or is it LGD Gaming na hindi makakapag-defend against the LFY. So ayun nga. So beautiful analysis coming out from Wolf dito, and kung gusto nyo magkaroon ng portion na harutan sa aming mga caster, kay Denki, kay Duno, kay Lon, kay Wolf, lahat na, pati sa akin, sa mga kasama natin sa Mineski, Awit PH Esports, harutan. So, ibibigay ko yung link dito sa my chat. So, if ever gusto nyo sumali at gusto nyo makalaro kami, pagka may oras kami, maglalaro tayo, patintero, luksong baka, sepak takraw, basketball, volleyball, kabulan gahasa, gawin natin lahat. Basta, yun lang tayo. Okay, now, papakilala ko lang sila isa-isa sa yung LGD. So, we have maybe on that mid lane na Shadowfiend with the IO. Well, okay, sino ba ito? Si Victoria on the IO. Ay, wala F5 eh. Pero sige, pero sige. Mamaya na natin yung player rundown yan. Sige. Pero ito, LGD, just... wala namang early engagement na mangyayari dito. Actually, they're just setting up their wards. So, dalawa kasi yung nangyayari ngayon sa meta ngayon eh. Actually, pwede kang mag-set up ng sarili mong galawan sa warding. And at the same time, you could actually go for the early aggression. And both teams just going for, kumbaga, wag na lang. Kumbaga, isihan lang natin. Tama yun. Take this game, eto. Sobrang swaggity mga kaibigan ng set dito. At hindi po sword ang gamit dito. Ni Dragonite. Ni Dragonite. Okay. One for each for the mid lane. Pretty standard thing for both of these teams na alam nila ang isa't isa. Ayun nga. Who would you favor, by the way, sa Shadowfiend versus Dragonite mid matchup? Shadowfiend, Dragonite, it depends lang naman sa It depends lang naman sa rotations na gagawin eh. I actually don't think na magkakaroon ng engagement dito unless mag-level 6 ito si Dragonite with the stun dito, with the Dragon Tail, and with the yung fire, yung Boga Breath dito. Wala naman talaga mangyayari patayan dito. Pero tignan natin, both teams are actually expending supports dito sa mid lane na binibigyan nila ng pressure eh. I think this is a basic para dito sa meta na to. Madalas natin nakikita Ogre Magi or Omni Knight yung sumasama sa mid. Pero tignan natin dito, gone are the days na nagtatry lane pa tayo. Hindi naman siya totally nawawala, pero hindi na siya necessary. Hindi na siya yung one uso. Support can actually save your carry. You don't need two supports on your lane. You just need one. And yun nga, tama ka naman eh. They are putting more emphasis on winning the mid lane right now. And curious to see what LFY actually, Xiao 8, dati siyang offlane player at dating notorious na bad picker yan dati. Pero ngayon kasi nasa support role siya for LFY. And as we see, we have a support bad rider right now. And is ito sa mga uso ngayon eh. What they from the Chinese scene, what they do is to stack the jungle for the position 4 or for a bad rider na position 3. Pero dito medyo going greedy ang LFY. They have a position 3 Sand King as along with the position 4 Batrider. And I don't know if this would pay off for them. Pero usually easy lang to eh. Kasi mag-stack ka lang naman eh for the Batrider. So, usually kasi ang sinasabi dito ni Paring Wolf, Chinese Dota is known to be very efficient and very systematic. That's true. Ngayon, kumbaga ayaw nila mag-waste ng oras. Tingnan nyo, stacks at 2 minutes agad-agad. They're not wasting time. Wag na tayo magpilit sa offlane dito. Yes. Let's just put the gold dun sa jungle. Put it into good use. Wag na tayong magpilit kung mapipitas lang tayo kasi we're just wasting time. We need our items, we need our levels. Rock na ito. Gewa na mga besi. And that's a nice amount of gold for Xiao 8 level 2. Nakakuha agad siya ng isang triple stack. And ang maganda ba doon, hindi niya nakuha yung center eh. Yung center na may magic resist for the sa stack. So, yun. Bakit nga ba, Boss Wolf? Para sa mga hindi nakakaalam. Ito, yung
kilala si Centaur, di ba? Meron na siyang dalawang ngayong Alipores kapag nandun siya sa hard cap. Isa nun, merong magic resistance. Ayun. Na 5% so, ang Firefly kasi, magical damage. No. So, ayun pala ang ginagawa natin dito. Pero yeah. SF, ang tapatang SF at DK sa gitna, walang easy crazy lang sila. Pare-pareho lang silang pantay. Pero we're going to see a rotation dito from the IO. And actually, sobrang chill lang eh. Chill it, yeah, chill. It means both teams actually know yep. kung paano gumalaw yung kabilang team. And these are these teams are sister team. Sister teams. So, ano eh, kumbaga, kung merong isang team na magkakakilala, ito na, yun. To. Ito na yun. Ito na to. Yep. They're pressuring now here sa mid, but I think, ano lang to, Batrider is just waiting for the stacks. So habang nag-stack sa kanya para sa kanya yung support sa nangaharas na lang siya sa mid ngayon. And Life Stealer actually left down bottom alone, which is fine kasi ano naman he doesn't need help naman against that Sad King. Pero ito ang pros ng isang Batrider na support. And they're gonna go on that IO. Pero ito the first blood is pop dito mga kaibigan. Super will go down to LGD maybe, and that is 2 kills for LGD Gaming mga yeah. kaibigan. Ang in-engage mo kayo pa okay. ang namatayan. Nakakalungkot na buhay dito para sa LGD yeah. kahit sino ang manalo dito sa kanila ang Spratly. wala tayong laban dito na. Wala tayong laban dito. Yeah, maybe overstepping his bounds. Hindi niya siguro na foresee na maybe landed all those 3 raises on him while he was going at the IO. Pero eto nga. Si, ano kasi, eto ah. Sa lahat ng tatanong sa chat kung sino si Wood, ano to, mga bagong tropa to na tumutulong. Kasi, alam nyo, sa casting talaga, mahirap eh. Kasi, kumbaga, kailangan nyo ng rotations, kailangan nyo ng palitan. Pero, hold that thought, mga kaibigan, DDC, hindi ikaw yung nag-3-2-2 dahil nasa major ka pero papaluin ka ni Jumbo Bulado at inikutan, ikot-ikot lang, Dasaraji Movebits, and pinalo, nasaktan, nag-stun. Pero tignan natin dito, humahabol si Xiao 8. Xiao 8, mga kaibigan, ito na pero he will not go dito at pipigilan niya na ang paghahabol doon. Parang ex mo lang yan. Huwag mong habulin kasi masasaktan ka kapag kaya nagkaroon ng backup. Ayun nga sinasabi. Ayun sinasabi natin. Pero eto nga. Xiao 8 dito, efficient Dota. Kumbaga, alamin mo kung it's one way din kasi para sa efficient Dota is to know where your enemies are and the supports. If you find them, na spotan mo sila, you can actually alert the support. Pero hold that thought. Eto na naman. Maybe mabuhay ka. Maybe makapatay ka. Pero maybe mabuhay dito si Batrider. Pero nabuhay nga siya. And the... Wala eh. Kumbaga, nagpapatay na lang siya. Ganyan ang totoong martyr ng Dota. Yeah. Hindi ka ano. So... They got one support for actually 250 gold going in for them. Not bad. Ano lang ano bang analysis mo doon? Should I think both LGD and LGD Forever Young wants to actually take the early game. Pero who do you think in terms of hero draft, in terms of the draft? Sabihin na lang natin, in theory, sino ba ang tingin mo dapat na lumalamang dito? Definitely LFY. They need to secure the mid game for them. Kailangan nila makapag-push na starting the mid game, and para magawa nila yun, kailangan magkaroon sila ng items on that Dragonite and that and that Juggernaut plus the Blink Dagger on Xiao 8. The problem kasi is pag di ba ang LGD Gaming meron sila pick-off potential. So ang pangontra lang naman doon is magkaroon kayo ng map control. And LFY, for them to have that map control, that superior map control, they need to push down the towers against the side of LGD. And one thing pa na ma-add ko dyan, if you have the map control, you could actually control the next assassin. Definitely. Yeah. Definitely. Kasi unang-una, keep him in check at least. Kumbaga kasi, ang pang counter lang naman sa next assassin in the early game is to put sentry wards. Yes. And if you actually put sentry wards, you can actually turn around yung ginagawa niyang gank and turn it into a kill. Tama, hindi naman niya siya yung tipong tumatakbo eh. Tingnan mo, Bendetakas. Pagka nag-Bendetakas ka, wala din eh. Sayang. Yep. Ano din eh, sepatakraw ka din, wala ka din magagawa. Yeah, tama yun. So, yun yung... So, if you're asking who needs to win that
early game, it should be LFY. Pero ayun nga. Ano bang plano ng both teams dito? Okay. For LGD Gaming, they want to have that items on, actually just levels on both the Io and the Nyx Assassin. Kasi yung Lifestealer naman, he will get that item. Actually ngayon, yan na, Infest Bomb right after nagkaroon ng level 6 on Nyx Assassin. And its datum, they will be spotted by those wards. Ayun nga, yeah, sinasabi natin, if you control the map, yeah, you control the game. Yeah, so tama that yan, is tama 6 yan. Minutes of wards dito and 3 minutes, I think, of sentries. And alam nila dito, they yes. are aware of the next assassin. And if ever gusto nila puntahan yan, there will be a rotation. Pero yep. they are letting yung ano dito eh, kumbaga, iwan nyo lang. Mm-hmm. Iwan nyo lang siya, wala naman problema yan eh. Kasi that's 1 minute wasted time din naman for LGD. Hindi ka naman makapag-farm eh, isipin mo. Kung wala ka din naman mahanap, pero eto, nagkaroon engagement dito. And the haze is pop and sobrang bilis tumakbo. So, nagiging yeah. bende sayang mga kaibigan. LGD, they're just gonna transition into push instead of forcing that infest bomb, which is decent for them. So, ayun nga mga kaibigan. And the level 6 na ang DK dito. Pero DK, wow, hey Mr. DK, put my record on mga kaibigan. And the ikot na Sarah G, Mr. DK and Mr. Sarah G. Oh no! And eto na, it's a disaster for LGD. Kayo ang umangat, kayo ang mamamatay. Lupa namin to, amin as practice. Easy lang yeah. kayo. So lahat na nanonood dyan, shoutout sa lahat na nanonood. Nababasa ko yung chat. So magpadala na kayo ng shoutouts dito at mag-usap tayo mga besi. Yeah, LFY with that superior team fight potential going in for them because of that level 6 bigla, yung Dragonite at yung Batrider. I don't think LGD expected Batrider to have that much levels on him. And nakatago siya sa fog noong time na yun. And perfectly set up for LFY. Nakita mo biglang pagkasta na pagkastaan, dalawa agad yung teaming nasa harap niya ni Lifestealer. And that's what netted them the kill. Kumbaga, ano eh, sayang kasi yung rotations dito coming out from LGD. Tama yun. Tinatry nila na mag-set ng early game tempo eh. Kasi yeah. tempo is everything at these kinds of games. Naman. Unang-una, that is an SF. If you could give a SF the lead, it will practically snowball. It's one Definitely. Of those heroes na parang si Viper. Although hindi siya kasing effective ni Viper at snowballing, kasi kailangan niya rin ng items, you could actually get him a stun. Isipin mo, ma-stun siya ni SK, may stun siya ng Dragon Tail. Yep. Tutumba agad yan eh. With the Omni Knight, this is a very squishy hero. Hindi ito yung mga hero na nakikita natin na Ogre Magi, pero hold that out mga kaibigan, inikutan, pero walang. Ibig sabihin, ang Carapace. Vendetakas. Dito, Vendetakas mga kaibigan. But and yeah. the Chukchak Chenas mga kaibigan, he will fall down. Pero ayun nga sinasabi natin, map control is everything if you can put sentries and you know where the... Pero hold that out, ang daming nangyayaring bakbakan dito, hindi ako makasunod. Pero eto na, wala na ako naiintindihan. And the lasso mga kaibigan, oh no, the response time from every team, the reactions, oh my G. Pero eto na nga kaibigan. So parang dami nangyayari. Sige, maglaro na lang kayo. Hindi naman magka-cast. Bahala na kayo. Diyos ko po. Pero eto na nga. Eto yung sinasabi natin. Kailangan lang ni Lifestealer ng armlet. Once na mag-armlet yeah. siya, he can actually put pressure na rin. And, he's done so much. He was able to kill that Dragonite and that Juggernaut for his team. And actually dealt, sobrang damas ng damage kung makikita lang sana natin. But, he's like, 70% of that 5,400 damage done by the LGD squad. So, ayun. Right clicks lang yun, ha? Right clicks lang. Ayun, okay. Invite daw ako sinulog dito sa Cebu. Pagka may sinulog, pumupunta din ako dyan minsan, depende lang sa schedule kasi marami kasi talagang ginagawa dito. So, if ever naman pwede pumunta dyan, eh, wala naman dyan. Pupunta kami dyan, si Denki, si Kuya D, eh, kung may oras. Pero pag walang oras, eh, walang oras. Yun lang naman yan. So ito, pa-shoutouts daw kay Noel, Chad Jigs at show ng Panay Overwatch. So wala po si Denki dito, Phantom Potato. So easy lang, easy ka lang. Hindi kami hater dito. Pero ito na nga. Another kill for that Lifestealer. Pero ito, inikutan na naman. And bayad na bayad yung ikot dito. Silencer actually trying to kill the Io dito. Pero the right click damage from Amin, so high. Wala si Denki dito, easy lang kayo. Kasi kapag ka-hater kayo ni Denki, gusto ni Denki yun, madaming umaaway sa kanya. Kaya pagka inaaway mo siya si Denki, natutuwa yun.
Eh, demonyo yun. Joke lang. Joke lang ha. Joke lang. Hindi totoo yun. Pero ito. Looking at the map, tingnan natin yung nangyayari. The pressure, yung pressure ng LGD, binabato lang nila eh. Through all out the lanes. The Lifestealer, gumagawa siya ng places sa baba while the SF is actually pushing at top. So do you think, what do you think na yung way para mabalik ng LGD FY dito yung pressure? Kasi ang hirap nung ginagawa ng LGD dito. This is systematic, systematic and textbook Chinese Dota. Yeah, with all due fairness naman, they're having farms on their cores. Yung mga namamatay naman sa kanila, usually yung offlane or yung supports nila for LFY. So they shouldn't be too concerned about this. And just farm away for those course nila sa Dragonite and sa Juggernaut. Huwag na nilang ipilit. Katulad ng ginawa ng Juggernaut kanina, kaya siya namatay kasi pinilit niya yung kill. So, huwag na, they don't need to overextend their bots kasi they have the power, they have the farm, they have the team. Hold that thought, mga kaibigan! The silence! Nalaso! Walang makapitan! The instant bad news ko! Kung ano-ano pinagbato, ibato nyo na kahit yung monitor nyo. Yeah. Batuhin nyo din ang headset, parang si Pabi. Pero ito, nagpipilit tumakbo, lumalaban sa cancer. Kumapit kay Nyx Assassin, Jumbo Bulado. Tinan mo sila, sumown out pa si Jumbo Bulado. Sabi niya, I'm out! I'm out playa. Pero ito, na-stun ka dito. Oh my God! Mga kaibigan, and walang vision. Pero ito nga sinasabi natin. Mga kaibigan, nawawalan na ako ng bosses. Pero laban pa rin. Laban Pinas, mga kaibigan. Laban China. Lahat ng talsik ng laway na gawa ko na dito. Pasensya ka na, Wol. Pero ito nga. Yeah. The score now is 8-11. LFY dito. Lamang na. Pero inaabangan nila. Lumalaban sa cancer, mga kaibigan. Pero ayun, Jumbo Bulado dito. Nilapitan. Three kills for them. So what happened was they didn't know that Xiao 8 actually have that Blink Dagger already, and that's why yung Lifestealer, he was overextending dun sa bottom lane, and it one thing led to another. They weren't able to burst down that Sand King, and that's why napatay ng LFY yung SF. Now Nyx Assassin is looking for a pickoff, which he will not find. Ayun nga yung ginagawa dito. Actually, that is one point na nagugustuhan ko para sa LGD FY. They're actually thwarting yung plano dito ng Nyx Assassin. Kasi alam mo, kapag ka may vendetta, may balak. Ngayon, kapag ka yung balak na yun, hindi ka nagpapabe. Sabi nga dito, ng isang maalamat na member, dito si Super Koja, kung napapanood nyo siya, ang sinasabi niya, do your best, not your best. So, hindi maka-best dito si Nyx Assassin. Pero ginagawa niya yung best niya. Ginagawa niya yung best niya, pero hindi siya maka-best. Pero eto na nga. Madami daw chicks sa sinulog. Actually, Bessie, tiga-Kabangkalan ako. From Bacolo din ako. So, meron din kami sinulog dyan. Na if ever man may oras tayo sa January para umuwi, gagawin natin. Pero kung maraming tournament, syempre, magka-cast tayo. Cast. Yun nga sinasabi natin. Pero gagawa ba ng Overwatch team ang Mineski? Actually, meron na. So shoutouts kay Yam Yam. Friendships kami niyan, pero Pizza Yam, wala ba tayo diyan? Ayun sinasabi natin, Pizza Yam, wala ba tayo diyan? Pero eto na nga. Shoutouts naman boss Aljo 1722. But hindi pa 1738 mga kaibigan. Hindi ka pa pumetiwap eh. Pero easy lang tayo. Chill lang. Petiwag. So eto, Phantom Potato. Kaya pala daw cancer, wala eh. Ganun talaga ang Pilipinas, cancer. LGD Gaming pushing up top and LFY showing no signs of trying to defend this. They're just gonna trade down sa baba with a tower of their own. Although that's a tier 2 for tier 3 for them. Alam nyo, kasi nandito, si Super Kojak nandito, tinutulungan niya kami kasi alam mo, dahil 7KMM ang si Kojak, kinukuhaan na namin siya ng analysis. Ngayon, yung analysis na bibigay niya, kaya kami gumagaling mag-cast. Kahit papano, kasi malaki yung tulong ng Super Kojak. Pag sinabi niyang patay yung ano dyan, pagka sinabi niyang patay, patay talaga yun. Pero paminsan, kapag sinabi niyang patay, kami yung namamatay kasi 10PM pa kami gising. Mga kaibigan. Ayun, happy birthday daw, Amir Abinuman. Paki-shoutouts daw. Ayan. Pakain naman kayo dyan. So, ano yung sasabihin mo? Wala naman. Wala naman. So, ito na nga. 8-12 na ang score. And we are live and alive.
ayun na nga sinasabi natin dyan, kung kayo ay nanonood o bagong gising, this is the final game of the day. Papasok na tayo sa semifinals bukas, mga besi. Yeah. And eto na ang final game. Laglagan portion na ito. Gone are the days na naglo-lower bracket pa, kasi sayang nga naman sa oras kung naglo-lower bracket pa tayo and tumatagal lang. So, just make it single eliminations. Tingnan natin kung paano magagawa yung teams. And actually, masaya nga ako kasi there is one Southeast Asian team. Warriors Gaming Unity na nag-excel actually dito sa tournament na to. Oh, wow. So, and what a play coming out for LGD. The counter initiation is real, mga besi, and this could mean an easy Roshan for them. Lumalaban sa cancer, pero ito, tignan natin, may slow ba, pero wala kang slow, besi. At kung wala ka na, and the stun, tignan natin dito kung lalaban pa sila, pero hindi. And they could go for the tower, or they could go for the tower plus the Roshan. Kasi si Roshan, best yun. Oh, yun. Yun ang best yun, si Mang K. So si Roshan kung kukunin mo, delicate ang kalaban kasi Hokage. Tsaka dapat hindi kayo kita. Alam mo yan. So what happened during that passing game engagement was, Batrider, he used that lasso on that infested dragon. Yung ancient black dragon, nag-infest doon si Lifestealer at nagro-roam siya. So nakita lang LFY, pwede natin ilaso to. So that's what they did, and they bursted down that dragon. Little did they know na nandun na pala yung LGD Gaming squad, at nasa high ground kasi, hinahabol nila yung Lifestealer. Di nila alam, nagkakas na pala ng Rogue MC maybe. And that's why, sobrang lakas ng damage na nagawa nung... Eto nga ang sinasabi natin dyan, Boss Butters PH, may replay ba to sa YouTube? Oo, i-upload yung VODs na to ASAP. So kung gusto nyo mapanood to, ipakita nyo na. So shoutouts daw sa mga tiga Accenture Eastwood. So trabaho pa. Mga saludo tayo dyan sa mga tropa natin dyan. Mga nitatrabaho ng matino. Ayan na nga sinasabi natin. Hindi kayo nagbibenta ng droga. At ito, Xiao 8 naging Xiao 7. Pero ito, the initiation coming out, and the IO will get stunned and will get popped. And the buyback coming in. At yaw! Naku po, yayao to, mga kaibigan. Pero eto na nga, Lifestealer dito na stun. And the stun coming out from the next assassin. And a 5-man stun dito for the SK dito. Pero nawawala na ako ng boss, mga besi. Iba na yung sigaw ko. Pero eto nga, the silence will get popped as a count disengage. Pero eto, yao will get the double kill. Iba na yung sigaw ko, besi. Talagang, eto, pagka sabihin ko sa iyo, pagka wala na ako bukas, pagdasal nyo na kaluluwa ko, ewan ko na. Both teams outplaying each other then. Yung Sand King with that 5-man Barrow strike. So eto nga ang sinasabi natin, boss, pag may ticket ba at may chance manalo ng Arcana? Oo naman. At may nagsabi dito, boss, maliit ba chance manalo ng giveaways kapag mas onti yung tickets? Kasi dito, ang sinasabi natin, more tickets, more chances of winning. Less tickets, more chances of losing. So, mas maganda, tumambay ka dito. Kung gusto mo, hanggang mamaya kang umaga dito, huwag mo patayin yung PC mo, iwan mo lang sa bahay, manood ka lang dito, tignan natin kung makakuha ka ng tickets, pero chill lang tayo. Arcana yan, no? Arcana yun. Nanood ka na. And isipin nyo, this is random arcanas. So, random yan. Hindi mo alam kung ano makukuha mo. Para ka na masko. Taangpaw. Nakaangpaw. Ang problema, papaano kapag nakalagay dun sa loob, letter, mahal ka ni Ninong, mahal ka ni Ninang. Ayun ang problema mo. And pabati daw kay Gian Paolo, birthday niya. Happy birthday kay Gian Paolo. Happy birthday kay Gian Paolo. So, ito, magpunta ka din ng chat, syempre, para may connection tayo sa mga tropa. Pito na ba tayo? Wala pa. Ayun, pero wala pa. Chill lang tayo kasi mamaya maglalabasan yung mga haters natin dyan. Alam mo, pag kami haters tayo dyan, meron din tayong cheering squad dyan. Huwag niyong asakin yan, malaki ilong ni Denki, alam namin, pero mahal namin siya. Wala kaming pakialam dun. Paano po kukuha ng ticket, mga kaibigan? Gamitin nyo ng exclamation point giveaway para pumasok. At para i-check yung points nyo, use exclamation point Yapi. Yun. 10 tickets is equal 10 Yapi points. Ah, 10 Yapi points. Is equal to 1 ticket. So that means 10 minutes na nandito kayo. 10 minutes din
na 10 minutes na kayo nandito, 10 Yappy points is equal to one ticket. So, ibig sabihin, kung tumambay kayo dito, ilang oras kayo tumambay dito, simula nung umaga, talagang nanood lang kayo, eh, sobrang dami yung chance sa manalo. And, eto na nga, nag-force sila na stand dito, and the silence will get pop. Silencer dito, mukhang lumalaban sa cancer, mga besi. Tingnan mo, nagkakasuntukan silang dalawa dun, oh. Pero, eto na nga, ikot-ikot lang, mga kaibigan. Xiao 8, gagawing Xiao 7, pero ito, ang sakit naman ng palo ng illusion, besi, besi. Oh, nag-creep. Yeah. Okay. So, good usage of the silence. I think this is so far yung pinakamaganda na usage ng global silence ng LGD Gaming for ng LFY for the past few minutes. And they use it to deter the initiation and of LGD Gaming. They still have their ages. Knock knock knocking on Heaven's Door. Yao dito nag-aabang na magandang initiation, pero tignan natin, baka matamaan siya ng cancer diyan. Ayan na, pero iniikot niya din yung sarili niya. Siyempre, pag natamaan yan at nag-epicenter yan dyan, dadabog sa puno yan. Pero eto na, kinakasa na. Pero, what a first skill coming out from this live stealer and the BKB. Ages will be popped. Tignan natin, Jumbo Bulado dito. Medyo nasa paranib. Pero eto na nga, Requiem of Souls will get popped dito. Susubukan, the Mantis style. Tignan natin. And the stun is there. And 4-0 dito for the side of LGD Forever Young, mga kaibigan. Wow, that's well about 4-5? Almost 5k gold swing. And that was a 5-0 to be exact. Yeah. Ages was popped. Pop. So, kasi isipin natin, kapag may ages, unang-una, 6 heroes kayo. Yon. Ngayon, kapag ka ang nangyari kasi doon, medyo naipit sa medyo malayo to eh. Nasa maling quest 1 doon si SF. Eh, kala niya, kakayanin niya. Eh, wala eh. Kumbaga, yeah. Chill lang. Pero eto na nga. This very fairness with LGD, they got a tier 3 tower and a melee barracks going for them. Kasi medyo late yung ano, pagdating ng Sand King. Pero I think naghihintay lang siya ng proper moment eh. So yeah. So Naruto Punk. Naruto Punk, babati mga boss. Avid viewer ako mga boss. Salamat. Wala ba tayo dyan? Mga papi chulo. Kanina may nagano eh. From New Zealand. Ayun, si Wellington, New Zealand. Tingnan natin, i-up natin. Baka mahabol pa natin siya. Pabati po, RubRub87. And Gian Paolo Natividad daw yung may birthday. So, happy birthday kay Gian Paolo. And, alam nyo, kapag katapos nyo makipag-usap sa amin, huwag naman kayo yumapi. Pabati po dito dyan sa Quezon Boulevard. Pabati daw dyan, Gino Sol. Quezon Boulevard. Delikado yan. Kaya, easy lang tayo dyan. Wala tayong kilala dito na marunong dyan sa ganyan. Basta tayo, nagtatrabaho lang tayo dito ng matiwasay. Chill. Yun nga sinasabi natin. Doc Twitch TV, shout out. And eto mga Bessie Wells, kung may mga tropa kayo na mahilig sa Dota at gusto din manood, i-share nyo yung stream, www.twitch.tv/MineskiTV. Yo. So, ayun nga. Good morning sa mga bagong gising at sa mga nanonood. This is the final game. Final series of the day. Pabati po ang Twice. So, pabati sa Twice at lalo na sa bebe ko, si Tsuyu. Akin lang siya. Walang epal. Easy lang. Pabati nga. Oy, wow. From Perth, Australia, si Dayokaba. So, 35. the names of the caster is actually there at the lower right. Kung nakikita nyo kami, yung bosses na to, si Butters PH to, and yung bosses na yan, ako, parinig si mo, Wolf. Ayan siya si Wolf. Yeah. So, may nagtatanong dito, bakit daw magkaparehas yung logo ng LFY at LGD? Sister team sila. Sister teams. So, sister LGD team Gaming, yung main squad. Oh. And the secondary squad is LGD Gaming that Forever Young. Oh, so Jom's got skill. Pabati naman Pops. Shout out sa iyo. Walang kinain. Ayan, walang kainan. Mga kaibigan. Walang kainan. Nood-nood lang sir habang traffic. Pamuel Castro, yo. Ingat sa pupuntahan mo. Huwag ka masyado manood, makinig ka na lang sa amin. Ito try ko i-play by play to para hindi ka maaksidente. Kailangan namin ng mga Dota player sa mundong to. Yon. Meron bang Manila Major next year? Hindi pa tayo sure dyan, busy. Yeah, pero eto, the silence is pop. Pero mamaya na ang batian portion. Eto na naman kami. Magkakas na naman kami. Hindi ko na maintindihan. And a two-man stand on the Ogre and on the Live Stealer. And the Batrider, bayad na bayad. And the Ogre Magi will go down. And dito
LGD can't handle the pressure na binibigay sa kanila ng Sand King dito. Yow! Dito! Abangan! Endos na nun na jugger na tignan natin. Papaluin ka na lang. Pinalo ka. End the triple kill. 4 and dito. And the 4-0 na naman for the side of LGD. Forever Young. Okay. So what happened was, yun na naman, that another good usage of that global silence. Kasi the thing with LGD, they have BKB on their Shadow Fiend and they have Rage on their Lifestealer. But if they don't have that lockdown from that Ogre Magi and that Nyx Assassin, because of the silence coming out from that global silence, hindi sila makapag-follow up ng damage. And kahit makapag-requem maman si maybe dito on his SF, kulang pa rin yung damage na nagagawa ng LGD. And well-placed stun from that. Ayun. From that so, ito King, may nag-send ng analysis dito. Nag-iinasim na naman kasi. Naruto pang 1, 2, 3, 4. Actually, tama ang sinasabi mo dyan. Nagpipilit sila masyado dito mag-humi-ground eh. Yeah. Pwede nila kasi gawin dito mag-stay lang sila sa lanes. Yep. Just farm the lanes. Medyo kasi lamang na talaga dito ang LGD FY eh. Nakikita namin 15 to 25. Objectives-wise, mas lamang ang LGD dito. But the problem is, hindi mo na kaya i-handle yung pressure eh. Kaya, just get your items, just get more damage. Tama yan. Get your damage, para ano, mga boss, para saan po ba yung caster? First time lang po ako. Kami yung nanggugulo ng buhay nyo. Tahimik, isipin nyo ah, tahimik lang kayo nanonood ng Dota. Kumbaga, kami yung tiga-bosset ng buhay nyo. Wala kaming trabaho dito kundi guloy ng buhay nyo. Yun lang ang sinasabi natin dyan. Pero eto nga, habang wala pang nangyayari. Siyempre, mas masaya naman. Kahit magulo, mas masaya na may nagka-cast, nag-explain. Shoutouts, pabati kay John Paulo Arnaez na natutulog pa ngayon kasi alas 4 na nakauwi, kakalaro ng Dota. So, eto, pabati po sa mga tiga Bahrain. So, eto, Boss Wolf, Boss Butters PH, teka lang. Nawala. Ayun, ang daming pabati. Ayun. Yeah, chill. Habang nagpa-farm mga dito. So, chill lang tayo. And, eto ah, casters kami. And kung gusto nyo makalaro si ako, si Kuya D, si Denki, si Lon, at si Wolf, mga ibang casters natin, sali kayo sa Awit PH Esports Harutan. Kami yung mga admin dyan. So, if ever na gusto nyo kami ka makapub game, makarank game, custom game, sepak takraw, habulan gahasa, kahit anong trip niyong laro, lalaruin namin basta may oras kami. Kung gusto niyo magpatintero tayo sa EDSA, walang problema. At saka yung mga nakawan cellphone, kaya namin yan. Mabilis kami tumakbo. Pero eto na. Ipapost ko yung link dito sa chat. So, if ever gusto niyo sumali kayo at i-add ko kayo. Yun. Shoutout daw, boss, habang traffic. So, ingat sa mga pabiyahe dyan, papunta sa mga trabaho nyo, sa mga klase nyo. So, nood-nood lang tayo, chill-chill lang tayo. At kung kayo ay nagmamaneho, easy lang. Na-try natin i-play-by-play to para, alam mo yung sa radyo, yung basketball. Yun yung gagawin namin dito. So, Jasper De La Cruz, kamusta naman dyan mula sa Alaska? Nakatawa yun, ang daming nanonood from other countries. Oo, kasi Mayita, alam mo, Australia. Alam mo, sa lahat ng, sa dami-dami na nang kinas ko dito, yung iba nagsasabi, boss, maraming salamat po kasi nagka-cast kayo. Kasi, namimiss na namin yung Pilipinas, so parang yung Pilipinas, nararamdaman namin uli kapag nagka-cast kayo. Kasi syempre, balahura kami pag-cast dito. Joke lang. Masarap kasi yun, parang ano, chill na kwento ang Pinoy. Mga ganun. Oh, so ayun, na-add ko na yung mga sumali sa grupo. So, eto, i-click niyo lang yung link na to, tapos sumali kayo. Pwede ba sumali kahit yung negative MMR? Pwedeng-pwede, wala kami diyan. Basta hindi mo dine-deny yung kampi mo. Yun. At hindi mo kami binabaril. O hindi ka hater. Pwedeng-pwede ka sumali. Yep. Assault Chaos picked up on that Lifestealer. Another good way to push high ground for LGD Gaming. So, but I think na kailangan ng Manta style ni Shadowfin dito. Actually, he opted for a butterfly. Mm-hmm. And the Greaves for that Ogre Magi. Yung Greaves kasi, mga kapag-MMN, explain ko. And eto na, the Silence with Pop dito, pero Lifestealer dito, hindi makapagtagil. Paano ka magtatagil? Eh, hinahata ka nga. And stand in. And is godlike dito, mga Besibels. And eto ha. I want to hear your explanation kung bakit nag-expire na dito ang LGD. Kasi kanina,
the progression, item progressions nandun sa kanila, the pressure was there. Yep. Sinasabi ko pa kanina, what can LGD do para mabalik yung pressure na binibigay ng LGD sa LFY, yung pressure na binibigay ng LGD sa LFY. Baliktad pala. Naguguluhan na ako, pero we are alive and alive dito. Medyo wala pang tulog, wala pang kain, at wala pang ligo, mga kaibigan. Pero ayun nga, gusto ko marinig. Paano nga ba nag-pull over nangyari sa LFY kasi, nag-group at 5 na sila, which is good for them. And LGD, they didn't have the tools to deal with that global silence. What you can do with that is to have Greaves on your Ogre Magi to dispel that global silence. So the thing with LGD, they have the firepower. They have the right click from the Lifestealer and the magic damage and the right click from that SF. Meron ito, hold that out, mga kaibigan. And the IO will go down. So yun nga, kulang lang sila ng parang kahit extra 1 second man lang na stun para mapatay yung LFY. So what happened from about 27 minutes or so, they brought LFY heroes low, but they can't finish the job. Pero I think it's not about the stun durations eh. In a way, kasi stun durations, it's set once you pick your heroes, once you put in your draft. But I think the problem for them is they lack damage. SF dito, medyo may pagka-last cannon siya. Pero nag-explain tayo, nagkaroon ng bakbakan, nagkaroon ng hatakan, hugutan mga kaibigan. Pero dito, ito nga ang sinasabi natin, that is good for the side of LGD since this is a four-man. Pero ito na nga sinasabi, good pa tayo dito. Pero hindi, di naman pa makakalaban sa cancer dito ang Lifestealer. Pero tutumba rin dito ang Ogre Magi and pinipilit ni SF tumakbo. Tignan natin kung makakatakbo siya dito. He has the butterfly, but I have the diffusion and I have the silence. Pero pinilit ang Requiem dito. Inikutan lang mga Bezzy and oh no, that is bad for the side of LGD Gaming. Yeah, so mamamalala nyo about 25 minutes, ang score ay 15 to 20 in favor LGD 15-20. And nakita natin, for the past 10 minutes, wala pa napapatay ang LGD Gaming. So, I guess, the thing is, global silence usage and counter-initiation from that Sand King for LFY, yun yung nangyayari kaya sila nakakapatay ng heroes. So, ayun, kailan magkakasi na Kuya D at si Lon? Kasi, ito nangyari kay Lon, ha? Sige, Kuya Lon kasi, si Jerlon, nagpabunot kasi ng Wisdom Tooth. So, ang nangyari naman kay Duno, tumangkin. Nagkasakit. So, ngayon, pahinga siya para makapag-cast sila ng Grand Finals. Yo. Kaya kami muna ang tumatangke. Yo. Isipin nyo, kapag kasi Duno nawala ng boses, paano na yung most explosive casting duo? Nahati yun. Tapos yung isa wala pang Wisdom Tooth. Diyos ko, ano nang gagawin natin? Shoutout sa Malaysia daw. Nakikinig habang nagtatrabaho, kaya salamat sa Intense Casting. Yo. Maraming salamat sa iyo, Boss X Dance 21. And pa-shoutout Idol Joshua Diaz. That's a beast mode namin na prop. Tingin ko, huwag ka muna manood. Baka mapalabas ka dyan eh. Pero salamat na din. Salamat din sa prof mo. Pero eto nga, kapi-kapi din mga sir. Pero pagkatapos ng cast, magkakapi kami. So, alam, may boss, may tanong lang ako, baka alam niyo po, paano po ba nangyayari yung Sunstrike na yun, bakit na nagmamagnet? Alam mo ba yan? Parang update. Baka ini sinasabi niya bakit parang namamagnet ka dun sa Sunstrike. Pero hindi, walang magnet effect yun. Walang magnet effect yun. Kumbaga, ano kasi, kailangan mo kasi, maging sexy ka. Yun, sidestep. Yep. Pabati po sa mga Wisdom Tooth ni Kuya D. Yung mga number sa logo nila, pennant kasi yan. Dati kasi nung TI3 may pakulo na pagbibili ka ng pennant nila, every time na meron ka nun, tumataas yung levels mo kapag ka nanonood ka. Parang yan yung compendium nila dati. Yan yung pakulo nila. Yun. Ngayon, if ever may pennant ka, if ever manonood ka ng game nila, you could actually win prizes, items. In-game items. Dati kasi, ngayon kasi, ticket lang okay na eh. Pero dati kasi, pennant. And yan, yung ganyan kadami, yung may pennant na nanonood sa kanila ngayon. Ganun. So, ayun, 1,603 ang may LGD pennant habang nanonood netong game na to. Mukhang magkaroon ng bakbakan dito. Another initiation on that Nyx Assassin. And use of that. Actually, they're gonna pick off. Hindi ko nakita. Sorry guys. Hindi ko nakita kung ano yung item na nandun. Pero
the courier was picked up. Pero eto nga ang sinasabi natin dyan, LGD Gaming, dito medyo lumalaban sila sa cancer. So shoutouts daw sa Prof. Hindi, si Lon ang nawalan ng wisdom tooth. Huwag kayong mag-shoutout sa wisdom tooth ni Kuya D. Naku po. So ayan. CS Dota boys, magsitrabaho na daw kayo. Sabi ni Loverbase. So, bakit daw Adfinim? Ano mo sabi mo sir sa performance ng Adfinim? Adfinim, they upset actually newbie, no? Kung isipin. Kung baga kasi Adfinim sa akin, hindi din sila basta-bastang team eh. Remember, they were the team that actually brought down Secret and Liquid out of the regional qualifiers. EU regional qualifiers. So hindi sila basta-bastang team. Yep. Hindi nyo sila pwedeng light-lighten na hindi naman kilalang team yun. Yeah. Pero yaw dito, pinalo at nasaktan, nahirapan at tumakbo. Nag-force stop na lang siya palabas. Yeah. Shadow Fiend actually forced to use that. So, ito, mga besi ha. Gusto ko yung tinanong dito ni Jasper De La Cruz. Mm-hmm. Sino daw ang tingin nyo magcha-champion ng Boston Major? So, if ever man na meron kayong panlaban dyan, tignan natin mag-poll tayo. Ipasa nyo sa chat. Tignan natin kung sino ang madami. Sige, para sa akin, personally, I am a fan of EG. Yon. So, gusto ko manalo ang EG dito. Parehas pala kami dito ni Boss. Sabihin natin, VP malakas pero puso kay RTC. Ito nga yun. Ang puso nasa EG, ang pusta nasa VP. Yun. Ayun ang sinasabi natin dyan. Payaman tayo. Oo. Wala tayong laban. Wala tayong talo. Yeah. Kapag ako tinanong dyan actually, ganyan din sagot ko eh. Statistically, Virtus Pro will win. Kasi dahil sa kung gaano sila kalakas ngayon. And if you're a betting man, you're gonna bet for Virtus Pro. Pero ako, if there's anyone who can defeat Virtus Pro, I think it will be Evil Geniuses. So ayun, sinagot ko na yung tanong mo. Yun nga yung yung number sa baba, ganun kadami yung supporters na nanonood dun sa LGD. May pennant yan kasi. Pennant yan, pennant. Sipin nyo na lang, parang ano yan eh. Parang pag bumili ka ng ticket. Oh, shoutouts daw sa Comlab. Nanonood daw sila. Nakanood daw sila ngayon. Parang ko, easy lang kayo. Mga high school student ba yan? VP, EG, OG, EG All In, Virtus Pro. Paano na panat si Duno. Paramdam ko, iwan na natin kay Duno yung tanong na yan. At kung nanonood siya ngayon, magdasal-dasal ka na. pero ito nga. Wow, they're gonna pick off actually the Batrider for... John Paolo Natividad, happy birthday sa'yo. Kanina pa kita binabate. Tatlong best na kita binati na happy birthday. Apatin na natin. Happy birthday sa'yo, John Paolo Natividad. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? At kung meron tayo dyan, dali mo na din sa studio. Puntahan mo lang kami band ng Rob Mag. Okay, okay nami. Yun lang naman sinasabi natin. Anong team si Miracle? Miracle is Liquid. So wala team sila dito. Liquid. This is a tournament for 2016 na wala si Miracle. Yep. Si Miracle. So ayun sinasabi natin. Rookie of the Year. Actually, he received an award, Rookie of the Year, from the Industry Esports Awards. Pero ito ha, isipin natin ha. Meron kasing times na sinasabi nila, execration, ito yung mga gusto kong mga talakayin eh. Yun. Sinasabi yun. Nila, kapag ka daw binan mo yung Meepo, hindi na daw mananalo ang exec. Ang akin naman dyan, hindi ka magiging pro player kung Meepo lang kaya tama, mo gamitin. Tama, exactly. Kung pro player ka at Meepo lang kaya mong gamitin, hindi sana sumali ka, the Meepo National. Oh. Ayun, di mag-Meepo lang kayo dun, lima kayo, o sige Meepo, pag-aaling lang kayo mag-Meepo dun. Eh, yun naman kasi yun. Kumbaga, hindi ka magiging pro player dahil sa isang hero lang. Kumbaga, kaya mo rin eh. Gone are the days na pwede yun. I remember one instance na Tinker lang siya, si Excalibur. Pero dati. Pero nawala siya sa rotation. Tignan mo, nawala siya ngayon. Bakit? Kasi one of his expertise is the Tinker and known siya for the Tinker. Pero Shao 8 dito, Umipesto, and the Hila Gaming coming out from the Batrider. The silence is pop. Tignan natin, lumalaban sa Cancer dito. Pero Yao with the stun and SF is pop dito. Sunod na ang nagsasasin. Pero tignan natin kung susunod pa dito. Lifestealer, 3 cores are down for the side of LGD Gaming dito. And they have buybacks. Pero tignan natin, this will be a costly defense for LGD.
sabihin natin, the buyback is pop. Unang buyback ng taon. Pangalawang buyback ng taon. Antayin natin ang pangatlong buyback ng taon. Taon-taon may buyback. Ang pangatlong buyback ng taon, mga kaibigan, isilang buybackan sa bagong taon, mga besibel. Pero eto na, lumalaban sa Juggernaut. And the stun coming out. Kahit pa paano nagkaroon ng double stun dito. So, eto, dealing damage dito sa Dragonite. And the epicenter just to clean out is Ayo Besibels. And I think Ogre will go down as well. Pero walang pakialam dito ang LGDFY. They actually dealt damage to the DK. Pangatlo na, isama mo na yung silencer na yan. And eto, the how this game will turn out, yeah, is a mystery para sa akin. Hindi ko alam kung paano to. The thing with LFY, when they force out three buybacks, I think they should have backed down. Kasi wala silang ano, walang BKB yung Dragonite noong time na yon, noong nagpo-push sila. It was cooling down. Kaya yung nakita mo yung paggamit ng Dragonite na kanyang BKB is far too late into that skirmish. That's why they lost the game. The fight, I mean. For that. So sa mga nagsasabi dyan na iban mo lang yung Meepo na execration, madaming magaling na players. Naging Asian Arena and naging player ko din si Gabi. Ay, si Gabi. Naging player ko si Gabi kasi naging part siya ng Asian Arena. So, ay, eto ha, sinasabi ko sa inyo, si Gabi, very dedicated player, sobrang galing makisama, sobrang, kumbaga, hard-working. Yung hardworking siya eh. So, hindi mo masasabi, for these players to actually get in the pro scene, hindi lang isang hero yan. Tama yan. That takes time, that takes dedication, that takes hard work. So, hindi mo masasabing, Meepo lang, iban mo dyan, wala na yan. Eh, Diyos ko, bahala kayo sa buhay nyo, wala kaming pake. Yeah, nakita nyo naman, MPGL Southeast Asia Champions sa Execration. Hindi dahil sa Meepo. Ah, eto ha. Ano ang balita sa Fanatic Kuya Butters? Eto ang sinasabi ko sa inyo. Mag-abang-abang kayo ng onte. Alam na namin yung balita. Chill lang kayo. Alam na namin yung balita. Kumakalat yan eh sa mga managers, sa mga team owners. Kumakalat yan eh kasi player acquisition yan eh. Kumbaga, kapag may player na bago, lalo na kapag galing international or nahasa sa international, nagsama-sama yung mga ano dyan eh. Kumbaga, nakakaroon. Pero hold that thought, mga kaibigan. Hindi nila ginaw dito and that was actually a bad move going in for the ano eh, the next assassin and the life steer. Kala nila may backup eh. Exactly. So, dalawa lang sila dito naglalabay. Pero the thing is, pwede naman kasi mag-relocate yan. Kaya lang, baka kasi too late na yan. Especially with that silence from that silencer. Hindi, ayun nga yung sinasabi natin, Aljo 1722. Bangla. 1,653 ang supporters ng LGD na nanonood ngayon na may pennant. Yung pennant, isearch nyo, team pennant, Dota 2, isearch nyo kung paano yung mechanic na yon. Pero yeah, dati pang TI3 yan. So that was 3 years ago simula nung nangyari yan. Wala na yan nung TI4. Yeah, so yun yung time talaga na nag-peak yung Dota eh. Yung TI4 season. So tignan natin kung paano nila ano dito. Pero Xiao 8 dito, nasa maling lugar ka. And nagkaroon pa ng relocation dito. Pero tignan natin, relocation is quarters area po. Nilipat dito nang ayo, pero hindi na pala kailangan. The damage will be enough to actually get dito. Si Yao pala yon, hindi pala Xiao 8 yun. Yes, kasi magkakapareho sila ng pangalan eh. Yao, Xiao. Yus ko, Bolan Chow. Ay, mga sinasabi natin. How? Ay, lahat sila may Yao. Pero, eto ah. Dati kasi, ngayon puro O sila. Pero dati kasi, may panahon na ang Chinese teams, lahat ng pangalan nila, number. Oo. Oh. Si, ano yun? Si 8, sino yun? Si 820. 820. Parang pinakamagaling na benchmark spirit player dati. Eh, siya yun. Okay, wow. LGD Gaming, hindi sila, they're not gonna back down. They're finding their ways to counteract the aggression from that LFY. And, well, Shadow Fiend is getting stronger. I think yung kasi, kaya sila biglang nananalo na because of that purchased butterfly from the Shadow Fiend about 5 minutes ago, 10 minutes ago. And yung Juggernaut kasi, he just purchased his Monkey King bar recently. As much as I want to tell you guys kung ano ang magiging roster rotations dito for 2017, hindi pwede kasi
meron pa rin sariling management to, nagagawa ng sarili nilang ano, sarili nilang oops, announcement eh. So, hayaan natin sila i-hype tayo and tayo as Dota fans. Tingin ko dapat maging excited tayo para sa 2017 season ng Dota 2. Yo. Ano ang pampalubag loob ng Valve sa Team Execration? Actually, ay, oh, ano, good question. Ano ba? Wala, wala namang, hindi naman ang Valve naman, hindi naman to yung tipong company. Pero, uncontested Rose Ann dito, tinumba ni Mang K. Ayan ang sinasabi natin, si Mang K, mahilig yan tumba si Rose Ann ng patago. So, eto na nga sinasabi natin. Yeah, so, sila Ferrari, nagla... Wala na eh. Return na. Pero antayin lang natin kasi lumalaki yung, habang lumalaki yung premium sa PH, sa PH Esports, sa Esports, eh, nagkakaroon ng pagbabalik ng mga dating players. So, eto nga. Anong pampalubag loob ng Valve sa Team Execration? Actually, Valve, hindi sila yung company na nagbibigay ng compensation eh. Kumbaga, okay, hindi kayo nakasali, pero that doesn't mean na next time magkaroon kayo na free entry. Kumbaga, visa issues, it has been a thing dati pa, matagal na matagal na. Actually, ang pinaka-problema nga, ang isa sa mga pinaka-problema nga dito, passports eh. Passports palang problema na eh. Kasi, meron times na 2 weeks na lang yung international tournament, tapos yung isang team, walang passport kasi hindi naman nila ina-expect na makakapag-international sila. So, if you ever want to go pro, I suggest you try to secure your passport. Kasi unang-una, hindi mo alam kung kailan mo kailangan lumipas. Yes. And if ever may ka-team ka, eh, I suggest na pumunta kayong lima and mag-secure kayo ng passports nyo. Kasi hindi nyo alam, baka makalipad kayo. Ayun nga sinasabi natin, pro tip lang, galing from Mineski TV, because Mineski TV cares, mga kaibigan. Yun, tama naman. Blue and actually, ito lang sasabihin ko sa inyo, ah, dun talaga sa Boston, medyo mahigpit sila eh, because I think of the Boston bombing siguro dati. Yeah. Pero medyo mahigpit. Hindi iba-iba kasi, I think, iba-iba kasi yung visas eh. Yes, that's true. Iba-iba ang visas for each region. So, if ever meron ka for Seattle, that doesn't mean na mas madali sa Boston. Para hindi pareho yun. Iba-iba yun. Alam po, LGT ayaw na nila mag-defend. Hindi, actually, nag-flank sila dito. And what a good flank coming in. And the silencer will go down. Meron pa siyang global silence, pero hindi na mababato. Wala na siyang buyback. And what a epicenter dito coming up from the epic center. Pero the course from LGD is down. 1 buyback, 2 buyback, 3 buybacks. Pero tignan natin dito kung makakalaban pa sila. Yow, pero super dito. Pinapalo ang mukha ng SF. Naku po, wala kang wisdom tooth. Hindi kasi Lon, hindi ka nagpatanggal, Bezibez. Pero eto na nga, the stun from Yao dito. He's trying to take down the Ayo. Pero eto, Sun King will go down, mga kaibigan. And GG ang LGD Gaming dito. LGD will...